Kaibigan, pag-usapan po natin senyales na kulang ang protein intake ninyo. Ha? Maraming kababayan natin, baka kulang ang protein intake kasi mahal nga ang protina, maraming mga sintomas, kakaproblema. Kailangan natin yung protina sa katawan, pakita mo Doc Lisa. Kasi ang protein, kailangan natin para sa buto, sa muscle, sa balat, sa dugo. Marami, halos buong component. Tatlo lang po kasi yan, carbohydrates, proteins, and fats. Malakas tayo sa carbohydrate, kanin, protein, mahina tayo. Sa buhok, sa kuko, kailangan natin yan. Ano ang sintomas pag kulang tayo sa protein? Ito po, kung nakikita nyo sa mga Africa, di ba? Talagang kulang sila sa pagkain, kulang sila sa protein. Kwashiorkor ang tawag doon. Kung malala na talagang kulang sa protina, lumalaki ang tiyan, nagmamanas din ang paa, mas pandak ang bata, di ba? Yung mga mahirap nating kababayan, mas maliit, mas payat, mas maga, di ba? Anemic, mahina mag-isip, pati utak apektado. Maraming senyales, isa-isahin natin na first is yung nagmamanas. Pag nagmanas na, ay sobra na baba yung protein mo sa bahay, sa katawan. Nagiging swollen, paga yung mukha, yan ang mga sintomas. Kasi yung albumin bumababa eh. Pag bumaba yung albumin, yung dugo at yung liquid sa katawan, ayaw manatili sa loob ng blood vessel, lumalabas. Alam to ng mga doktor yung oncotic pressure, kaya nagmamaga. Number two, fatty liver. Yung atay nila, nagkakaroon ng taba-taba. Pag hindi ito ginamot, hindi ito naagapan, yung fatty liver, pwede umabot sa liver cirrhosis, liver failure. Fatty liver, kadalasan sa alak to eh. Pero yung mababa sa protina, pwede rin magkaroon ng fatty liver. Pangatlo, ito, sa kuko, tignan nyo. Pag yung kuko nyo, yung mga nails, very brittle, yung buhok, mabilis malagas, sa balat may mga sugat-sugat, sintomas din to na mababa yung protein. Okay, yung iba nakakalbo, kung talaga mababa yung protein sa katawan. Number four, meron din yung, ito very common, no? Lalo na sa may edad, lumiliit ang muscle. Diba? Nakita niya yung mga alcoholic. May alcoholic, payat na lang yung kamay nila. Pag tumatanda, diba? Tumatanda, lumihina rin yung muscle. Kaya tayong nagkakaedad, more protein. O, shortcut ko na, mga may edad, more than 40, more than 50, itlog, isda, monggo, konting karne, kumain na. Hindi pwede puro kanin. Puro kanin, mawawala. Mawawalan tayo ng muscle. Mababalian pa tayo ng buto. O, number four, senyales na mababang protein, loss of muscle mass. Kasi ang muscle, protein na yan. Kaya mga athlete, di ba? Inom ng protein shake, di ba? Puro karne kinakain para lumakas. Number five is bone fracture. Ito, bones. Nasisira din yung buto. So, ayon sa pag-aaral, pag mababa intake ng protein, mas nafa-fracture ang lalaki at ang babae. Number six, mas pandak. Mas pandak yung bata, mas hindi makaaral. Number 7, symptom, mas nagkakasakit, mas nagkakasipon. Oh, pakita natin na Lisa dito. Yan, oh. More infections. Mahina kasi yung immune system eh, pag mababa sa protein. Ito, nabanggit ko na yung mga swelling, skin, muscle, lumiliit. Yan, oh. Bone fracture, nasabi ko na rin. Hair and nails. And number 8, wala siya dito, pero mas gumagana kumain. Bakit kaya ganun? Ibig sabihin, kasi kulang ka sa protina eh. Kulang ka sa protina, so hindi ka nabubusog gaano, mas kumakain ka, bumabawi ka sa unhealthy foods. Nasosobrahan lang na matatamis, nagiging unhealthy, kakasakit lang sa puso. Okay, so yan po yung 8 signs na bumababa ang ating protein sa katawan. Sinabi ko sa inyo, di ba? Manas. Maraming dahilan ng pagmamanas, pero isa lang to. Yan, buhok ko, nalalagas. Ito yung mga pagkain mataas sa protein. Yan, mani, karne, isda, keso,
Ito po, pakita mo Doc Liz, ha. Pwede ang nuts. Huwag lang yung masyado maalat, ha? Kung medyo mas healthy nut. Itlog. Yan, oh. Pwede rin ang peanut butter. Peanut butter, pampataba. Diba? Sa mga bata. Ito yung recommended dami ng protein sa isang araw. Ito sa bata to, eh. Yan, mga 13 to 46 grams of protein per day. Tayo, mga ganito, mga 50 to 80. Mga 50 to 80 grams in a day pwede na. Pero sa mga athletes, minsan lampas 100 grams kailangan nila. Puro karne sila kumain. At pag nagkakaedad, palagay ko above 50 years old, damihan din ng proteina. Kailangan natin. O, Doc Lisa, puro protein tayo ngayon. Tingnan nyo, ha. So, ang recommended around siguro mga 50 to 70, 50 to 80 in a day grams. Tingnan natin gano'ng karami to. Kung kakain ka ng isda, ayan o, kaya re, salmon, isda, 14 grams siya. O, let's say, hinahabol mo 60 grams in a day. O, so 14, malayo ka pa sa 60. Ito, manok o, chicken. Isang ulam mo na yan, 25 grams. So, kung habol mo mga 70 grams in a day, tatlong ganyan sa isang araw. Ito, dalawang itlog. O, dalawang itlog, 12 grams. Habol mo mga 60 to 70 grams. So, marami ka pa makakain. Pwede ito, ito, ito sa buong maghapon. Ito, isda din, 17 grams. Ang mani, 35 grams ng mani, 6 grams of protein. Kasi hindi naman sa bigat eh. Ang bigat nito, hindi naman lahat protein eh. Ayan, oh. Hipon, 15 grams to. Okay? Tofu, tokwa, favorite ko. Munggo, pwede po yan. Healthy po yan. Ayan, oh. Mga beans, 11 grams. So, at least matatansya nyo. So, ang tip ko nga sa matatanda, ayan, oh, you need more protein. Paano dadami ang protein sa may edad? Gatas, yogurt, mani, mga nuts and grains. Kailangan natin yan. Sa atin, ano lang, isda, munggo. Ito, daily protein intake ng ordinaryong tao. Pero sa mga kano, kasi bibigat nila eh. 80 grams, mga 80 kilograms, 170 pounds na to eh. Ito, 170 pounds na 64 grams ang kailangan. Ito, pag atleta, ayan oh, halos doble. 100 plus grams in a day. Athlete kasi sila eh. Kaya kita mo, pag kumain sila, ang laki ng steak ko. Oh, ang laki. Oh, tayo, siguro, pag tayo kumain, di ba? Giniling, maliliit na hiwa lang. Oh. Sige, nakita nyo. So, basta mas matanda at atleta, mas kailangan maraming protina. Oh, last slide lang, ulitin ko. Kailangan natin, para sa akin, mga 60 grams in a day, pwede na. Pero malayo, oh, para i-add mo to, maabot ka ng 60. Manok, oh yan, 3 ounces. Mga ganito siguro kalaki ang 3 ounces. Mga ganyan kalaki. Oh, gano'n yan, oh, 27 grams. Isda, 22 grams. So, pipili ka lang dito. So, in short, huwag puro kanin. Hindi pwede. Tatlong platong kanin, isang pirasong daing, puro suka na lang. Hindi po, magkakaroon tayo ng protein deficiency. So, kailangan tama ang protina. Ito yung kulang sa atin kasi nga mahirap tayong bansa. Eh. So, more protein, lalo na sa may edad, maganda po para sa atin.